So, ngayon mga bro, ituturo ko naman sa inyo paano pagganahin ang Game Guardian for non-rooted pawns gamit ang parallel space. So, una, i-download muna natin ang Game Guardian saka yung parallel space at yung parallel space 32-bit support. So, ilalagay ko lang sa description yung link ng mga i-download yung mga loads, mga bro. So, una, install muna natin yung Game Guardian. Open. Ignore the risk. Install. So, ito mga bro. So, i-open natin yan. Saan yung Game Guardian? So, ito. I-open natin yan mga bro. Tapos, ang install mode natin is nakadepende kung anong game yung i-hack nyo. So, example, yung i-hack natin is yung NBA 2K14 modded. So, ito 4-hack 32-bit games in 64 virtual space. Yan install muna. Yan gawin natin mga bro pag set up. So, hintayin lang muna natin yan na matapos. Hello. So, ito mga bro. Magiging ganito siya. I-install nyo lang ulit. Continue installing. Yan. Basta gagawa kasi siya ng bagong APK. So, maglalagay yan. You need to uninstall the installer. Otherwise, you will have 4 icons not to also game will be detected. So, i-uninstall na natin yung Game Installer na Game Guardian kasi gumawa na siya ng bagong APK para di maging apat. So, work mode, yan, no root. So, yan, sinabi, kailangan muna daw natin mag-download ng virtual space or parallel space. So, ito mga lods, nag-install na ako ng parallel space sa Google Play. So, i-open lang natin yan para i-set up natin. Start. So, ito mga bro, depende kung anong ilalagay nyo dyan. So, ilalagay natin tong ito, yung Game Guardian, add to parallel space. Permission in order to improve our product, you need to collect your logs. Accept. So, tapos, ang susunod mga bro, ilagay natin yung game na i-hack natin. So, yung NBA, diba? Hindi. So, ito. Kilay Beatrix. Kung nagtap, baka akala nyo mga bro, rooted tong phone na to. Hindi. Hindi to rooted kasi sa kapatid ko tong phone na to. Ginamit ko yung phone niya kasi di rooted para pang tutorial. So, click nyo itong start. Start tapos, open nyo yung game. Got it. So, pinos ko yung video mga bro kasi di nag-crash kasi yung NBA kasi dinilit pala ng kapatid ko yung OBB nito. Ayun, i-open natin yung NBA natin. Ito yung Sky Cholo dun sa UE.
Tapos ito mga bro, ang gagawin natin is ito. Yan, i-click natin yung NBA. Tapos ito, pwede na kayo mag-edit. Try natin kung gumana. So, dito. Ito, i-assign natin to. Yung player ko dito sa Thunder. Oh, puno na pala dito sa Spurs. Puno pala itong roster na tayo dito lang sa Hornets. Mag-remove muna tayo. Yan, assign natin dyan sa Hornets. Yan. Tignan natin yung number ng player ko is 41. So, ito mag-search tayo mga bro. 41 times 2 equals 82. 82. New search. Byte. Yan, i-trade natin siya sa mayroong number 41. Sino ba yung mayroong number 41? Ito, may 41 dito si Trey. So, i-trade natin dyan. So, punta tayo sa Spurs. Ang bagong number niya is 14. 14 times 2 equals 28. So, gaya na sabi ko sa inyo mga bro, hanapin nyo kung madami. Sanapin nyo yung unang merong number 1 sa dulo. Para ma-sure kayo, tignan nyo yung ganito. Kung ito lang pala, isit muna pala natin yung ano, yung mga value format. Dapat ang value format nyo mga bro, para di madami itong byte lang, byte at word. So yan. O yan mga bro, kita nyo to byte and word. So oh, so meaning nyan, yung unang number na kinuha natin is sakto 573. Kasi tingnan nyo yung pangalawa mga bro, tingnan natin to. Pag ganito kasi mga bro, ganyan 29,000 yung mga yung word, di mali yung address na yun. Dapat yung ganito talaga makukuha nyo, yung mga 537 lang yung apat. So i-delete na ito lang, nisi-save natin. I-try natin kung gumana. Palitan natin ng number. Number 14 yun. So, gawin natin 25. 50. So, ayan lang mga bro. Para gumana. Tingnan nyo number 50 na. Ay, number 25 na. Kasi times 2 yun yung number eh. So, gawin natin 100. So, 50 na yung number nyan. So, ganun lang mga bro, para gumana ang game guardian sa inyo for non-rooted. Tapos ang pag-edit, same lang dun sa mga tutorial na binigay ko, sa, na in-upload ko sa mga nakaraan kong videos. Yun lang mga bro, salamat.